Ito, pakinggan po ninyo. Mukhang mas titindi pa yung mga balikatan exercise na gagawin dito sa Pilipinas. Ha? Dahil nga po dito sa pagpapalakas ng ating internal-external security. Narito po yung report ng ating mga aking mga kasamahan sa media tungkol ho sa pagtutok na ginawa dyan po sa katatapos lang na balikatan exercise ngayong 2024. Ang matagumpay na pag-target at pagtama sa isang barko ng mga makabagong missiles ng AFP, joint sale ng Philippine Navy warships kasama ang US, France at ibang kaalyadong bansa sa karagatan ng Palawan. At ang iba pang joint military exercise ng mga sundalo at armas ng US at Pilipinas sa 2024 balikatan exercises. Lahat yan, pagpapakita raw ng kahandaan ng dalawang bansa na harapin ang anumang panlabas na banta. Ang susunod na balikatan, inaasahang tampok ang isang actual combat simulation gaya ng pag-atake ng isang kalaban sa Pilipinas at ang pagtugon dito ng pinagsanib na puwersa ng mga Amerikano at Pilipino. Inaabangan na daw ito ni Pangulong Marcos ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. He looks forward to next year's exercise, which will be the, I believe, the full battle simulation, which will put to the test the combined capabilities in the most realistic set of scenarios possible, with safety in mind. I believe that next year's exercise would be more complex, and I was told that starting this afternoon, they will already start the planning process for next year's balikatan exercise. May patikim tungkol dyan ang mga pinuno ng puwersa ng Pilipinas at Amerika. I think it's safe to say that we'll look to improve and continue the great momentum we have in increasing lethality by sensing the battle space and employing long-range fires. And I think we will also, as part of the battle, full battle test, we will look to increase our interoperability that's ready to go, time now, and ready to handle any adversary that is foolish enough to challenge our shores or our democratic way of life. Ayan o. So napakalinaw po ng sinasabi nitong mga opisales ng Pilipinas. Diba? Si Secretary Gibo Chudoro, General Romeo Browner Jr., Chief of Staff ng AFP, at yung mataas na opisales ng US Army o ng US Military tungkol sa balikatan. So, ibig sabihin, every year nag-i-increase ang training at balikatan by air, by land, by sea. Kung ngayon ay nagpalubog sila ng isang lumang barko na made in China dyan sa karagatan ng Palawan na tinarget ng ating Philippine Navy at ng US Military, na palubog nila isang barko. So sinasabi ni Secretary Gibo Chudoro, Department of National Defense, every year magiging mas matindi pa yung mga actual operation, bahagi ng training. So nakakatuwa dahil nakaka-proud bilang Pilipino dahil ito'y nakakadagdag ng kaalaman, nagpapataas ng moral ng ating mga sundalo, pulis, at saka po Coast Guard na sumali sa balikatan. Okay? Hindi tayo makikipaggera sa anumang bansa, pero bahagi lang ito ng paghahanda para idepensa ang ating internal at external security na yun naman ang layunin. So gusto pala at pabor ang ating Pangulong Marcos na every year nag-i-increase ang diskarte ng balikatan para mapalakas ang depensa ng Pilipinas. At naniniwala naman tayo, ako, sa ating pong analysis at opinion, patuloy na dadami rin ang mga bansa na susuporta sa Pilipinas at sasali sa balikatan. Nauna na nga ang Amerika at ang Amerikang tumulong sa atin sa balikatan. Nandiyan ang China, nandiyan ang France, nandiyan ang South Korea, nandiyan ang Australia, New Zealand, ano po, at iba pang mga bansa sa Europe na gusto na makipagbalikatan sa atin. Kasama na ang malaking pwersa rin ng Canada. Yan po yan. Hindi lang pwedeng magsabay-sabay. Pero dahil yan ay yung focus ng ating gobyerno, malalim na ugnayan at relasyon, malalim na kaalaman sa military operation ang gagawin.
combat operation. Pag sinabing combat operation, actual yan. Tao-tao na. Kung ngayong 2024 ang Balikatan exercise, nagpalubog ng barko diyan sa Palawan at na-target kahit malayo, tinamaan at napalubog talaga. Sa susunod ay yung combat operation, tao-tao na yan. Kung sakaling may manakop, may pumasok sa ating armadong grupo, ay yan ang aaralin paano makontrol, paano harapin. So every year na yan, pataas ng pataas. Suportahan natin dahil ito po ay malaking tulong sa Philippine military na dadagdagan ng kaalaman ng ating mga sundalo paano gumamit ng mga modernong armas, paano gumamit ng discarded pamamaraan, paano idepensa, ipagtanggol ang ating bansa at ating teritory. Napakaganda po niyang balitang yan. Suportahan po natin, inuulit ko, ginagawa ng ating Philippine military at ng ating gobyerno ang ganitong kaalaman, hindi para makipag-away, makipag-gera. Hindi po. Dagdag na kaalaman lang ito bilang proteksyon sa mga Pilipino at sa ating mga property. Lahat ng bansa siguro ginagawa yan. Tayo lang po napag-iwanan. Tayo lang po may kakulangan. Pero ngayon, voluntaring ginagawa ni Pangulong Marcos at disididong gawin ang mas malalim pang ugnayan sa iba-ibang mga bansa, sa iba-ibang mga militaring mayroong sapat na kakayanan at kaalaman sa paggamit ng modernong armas. Napakaganda po nito. Huwag nating haluan ang politika ito. Ito po ay for protection sa Pilipino at sa bansa. Pero siyempre, yung mga anti-Marcos, pro-China na ilang Pilipino ayaw ito. Pinipilit nila itong silipin, pinipilit nila itong sirain, pinipilit nila itong angguluhan ng mali at tinatakot pa tayo na ito raw ay bahagi ng paghahanda para tayo ay makipaggera sa China o makipaggera sa ibang bansa. Yan po ay isang maling impormasyon. Okay? Para din sa bahay natin yan eh. Pag tayo ay naghahanda sa bahay natin ng pagbibigay ng proteksyon sa ating pamilya, ay yan ay ating obligasyon. Hindi tayo naghahanda ng pagpaproteksyon sa ating bahay at sa ating pamilya para awayin ang kapitbahay o awayin ang mga kapitbarangay. Hindi ganon. Kung hindi, bahagi lang ng pag-i-improve ng proteksyon sa ating pamilya, sa ating bahay, yung ating ginagawa. Yun ang ginagawa ng ating Pangulo. Pero, siyempre, may mga mapanlin lang na mga ginagawa ang iba. Pinipilit natakutin ang mga Pilipino sa galaw ng ating gobyerno. Binabaliktad nila sa halip na tumulong sa ating pamahalaan sa tamang direksyon ng paghahanda. Sinasabi ng mga pro-China, anti-Marcos na tayo isusubo sa malaking problema. Hindi po yan totoo. Huwag kayong paninlang, maging matalino at mapagmatyag. Ano po? Maging vigilant sa lahat ng oras. Maraming mapanirang uri. Ingatan natin yan.